Good evening, Church! Welcome po sa ating Midweek service. Samahan po natin papurihan at sambahan ang ating Panginoon. Do it again! Do it again, Jesus! Whoa. Worshiper.
Na bawat pangako mo ay mangyayari. Iba man ang mukha, ang
langit mangyayari at mangyayari. In your God's perfect time. And Lord, right now we ask for patience sa aming mga puso. Patience na maghintay mula sa iyong mga pangako. Lord, we ask for the guidance of your Holy Spirit na patuloy kami maging faithful sa iyo, Panginoon. Tuloy kami maniwala, patuloy namin tindigan, Lord God, yung mga pangako at mga visions, revelations na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, we ask for healing and mending. Hindi lang sa aming mga puso, hindi pa para din sa aming mga kaluluwa. Mending and healing, Lord God, sa aming mga palupang katawan. Mending and healing, Lord God, sa mga relasyon na nawasang, sa mga tiwala na binasag, Panginoon. Lord, we pray that your presence continue to shine upon us, Lord God. We pray, Lord God, for healing sa buong bansa, Panginoon. At hindi lang sa buong bansa, kundi sa buong mundo, Lord God. We will know and we believe, Panginoon, that this pandemic will end. But for now, we will continue to praise your name. We will continue to lift you up, Lord God. And we will continue to be joyful in serving you. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church Online Midweek Service. Purihin po ang Panginoon na sa kalagitnaan ng linggong ito, minsan pa ay sama-sama po tayo na nagpupuri at sumasamba sa ating dakilang Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa maghapon na inyong paggabay, pagsama at pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy mong pagtagpo, maging ng inyong presensya sa pamamagitan ng aming sama-samang pagsamba through this online midweek service. Samahan mo kami ng banal mong Espiritu o Diyos sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita sa gabing ito. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-usapan po natin sa gabing ito ang title na Sino ang Mapalad o Pinagpala? Sino ang mapalad o pinagpala? Ang mga talata po ay matatagpuan sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 5, mga talatang 1 hanggang 12. Ay atin pong pag-uusapan ng ilang talata. Tingnan po natin ang nagbago ang kalooban. Nagpapatuloy po tayo sa ating Mateo series na kung saan ay ang ministry ito o gospel ito ng Panginoong Jesus. Tingnan po natin ang nagbago ang kalooban. Nagbago ang kalooban. Sa sermon na ito, ipinahayag ni Jesus ang mga pagpapalang makakamit ng mga tunay na susunod sa Kanya. Marami ang mga sumusunod sa Kanya dahil sa mga ginagawa niyang himala. Sa Mateo, Kabanatang 4, simula talatang 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya, at mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang Panginoong Jesus ay nagpapatuloy sa kanyang ministeryo ng pangangaral, pagpapagaling, at pagpapalaya. Ngunit ang tunay na pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng handang pagbabago ng kalooban. Kung magbabago ka ng kalooban, doon lamang makakamit ang pagpapala ng Diyos. Hindi lamang sa buhay pisikal ang pagkilos ng paghahari ng Diyos,
kundi lalo na sa buhay espiritual, lalo na kung mababago ang kalooban ng mga tao. Tayo pong mga Pilipino o tayo mga Pilipino ay may malalim na kahulugan sa salitang loob, tulad ng utang na loob, kagandahang loob, mababang loob, kaloob at marami pa mga salita tungkol sa salitang loob. Dahil may malalim na kahulugan ito sa atin, ang pagsakop ng Diyos sa puso ng tao, ang unti-unting magbabago sa tao sa kanyang kalooban upang maging katulad ni Kristo. Tingnan po natin ang nahubog ng panahon. Nahubog ng panahon. Ang mga aral ni Jesus ay salungat sa mga gawi at pinahahalagahan ng mundong ito. Ngunit kung susundin mo ang itinuturo ni Jesus, ang pagpapalang makakamit ay pangmatagalan at hindi nakasalalay sa mga bagay at sitwasyon. Madalas, ang mga pagpapalang ito hindi nakakamit sa isang iglap lamang, kundi pagkatapos malampasan ang maraming pagsubok at mapatunayan ang tapat na pagsunod. Mapapatunayan ang tapat na pagsunod ng isang alagad. Ang taong mapalad ay hindi lamang nagbago ng kalooban, kundi nahubog din ng panahon. Kung patuloy lang po nating pagbubulay-bulayan ang mga turo ni Jesus sa tulad ng pagiging mapalad o pinagpala sa Mateo Kabanatang 5, pwede pong basahin po ninyo ito sa inyong mga tahanan, pagbulay-bulayan po ninyo, or anytime pwede nyo po itong balik-balikan. Ay unti-unting natututuhan natin ang kahulugan ng mga salitang iyon sa Mateo Kabanatang 5. Iyon mismo sa ating personal na buhay. Unti-unti po nating nauunawaan ang kahulugan niyon sa ating personal na buhay. Sa Mateo 5 verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ikaw na nakikinig ngayon at patuloy na umaasa sa Diyos sa maliit o malaking pangangailangan mo at maging sa pananampalataya mo ay mapalad ka o pinagpala ka dahil kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Nagagalak ang Diyos kung lagi tayong umaasa sa gabay at kalinga niya. Mas mabuti nang makabilang sa kaharian ng Diyos kaysa kaharian ng kadiliman. Tingnan po natin ang naghahanap sa Diyos. Naghahanap sa Diyos. Ang tunay na palad o pinagpala ay hindi yung nanalo ng loto o nakapag-asawa ng bilyonaryo. Ang tunay na mapalad o pinagpala ay yaong naghahangad na lalong makilala ang Diyos. Siyang pinagmula ng tunay na pag-ibig, kagalakan, kasaganaan at buhay na walang hanggan. Hindi ko po sinasabing mali ang mangarap, magplano at magsikap. Hindi mali ang mga iyon dahil may inilalagay rin ang Diyos na pangarap sa puso natin. Sa iyong mga pangarap ay isama mo ang Diyos. Isama ninyong mag-asawa ang Diyos sa mga plano ninyo. Isama mo bilang isang individual ang Diyos sa mga plano mo sa buhay. Sa Kawikaan Kabanatang 3, talatang 5, sabi po rito, tayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Talatang 6, sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sabihin na nating makukuha mo pa rin ang mga desire mo kahit wala ang Diyos. Pero may kapayapaan ka ba sa puso mo? Maraming tao, ang puso ay nasa mga bagay sa mundong ito na isang araw ay mawawala, masisira at iiwan lang nila. Pero paano naman ang kaluluwa mo? Pinagyaman mo rin ba ang iyong relasyon sa Diyos na may-ari ng buhay na walang hanggan? Ang pagiging mapalad o pinagpala ay dahil sa Panginoong Diyos, kaya kung hahanapin natin ang Diyos, ipinagkakaloob niya ang lahat ng ito sa atin. Sabi po sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Masarap makamtan ang mga bagay na alam mong binigay ng Diyos, hindi lang dahil sa pagsisikap mo, hindi dahil sa mga pagpapagod mo, kundi dahil sa Diyos, kaparin nakatuon sa mga bagay na mayroon ka.
Idalangin natin na gawing batayan ng panalangin ang Mateo 5, 1-11. Idalangin ang sino mang umuusig sa iyo dahil sa iyong pananampalataya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa pagtuturo at pagpapaalala sa amin ng aming pagiging pinagpala o mapalad. Mapalad kami sapagkat Ikaw ang Diyos at aming Panginoon sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus na aming tinanggap sa aming puso bilang Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Kayo na rin ang nagsabi, dakilang Diyos, Panginoon, na mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita mo ay mananatili magpakailanman. At ang mga salitang ito, Panginoon, ang aming gabay, ang aming patnubay sa aming pamumuhay sa daigdig na ito, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala sa amin upang kami ay makaganap o makasunod ng ayon sa inyong kalooban. Marami pong salamat dahil pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Salamat po, O Diyos, dahil pinagpala ang mga may matinding hangari na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Salamat po dahil pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala po ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa pagsunod sa inyo. Aming Ama at aming Panginoon, hayaan nga po ninyo na patuloy na mangusap ang inyong mga salita upang maging bahagi ito ng aming buhay, maging bahagi ito ng aming patuloy na pananampalataya sa inyo. Panginoon, narito ang iyong mga anak, ang buhay ng bawat isa. Salamat sa pag-iingat sa amin sa mga nakalipas na araw. Gayun din ang aming hiling at dalangin at pag-iingat sa mga susunod pang araw. Gayun din ang aming pamilya, Panginoon. Salamat po sa patuloy na kagalingang ipinagkakaloob ninyo sa aming pisikal na pangangatawan. Salamat, Panginoon, sa pagtagpo mo sa aming espiritual na buhay upang mapaalalahanan kami na isang araw ay merong Diyos na aming haharapin at ipagsusulit namin ang aming buhay dito sa lupa. Sa naabot po ng tinig at ng mensahe na ito, katagpuin niyo po ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Patuloy mong pagkalooban, Panginoon, ng kapayapaan, ng kapanatagan ng kanilang puso. Patuloy na tinataas po namin at dinadalangin ang mga nangyayari sa mundong ito, Panginoon. O Diyos, lahat kami ay apektado, lahat kami ay nakakadama din ng mga pangangailangan. Balit higit sa lahat ng ito, kayo po ay laging naririyan that you are our Emmanuel, that God is with us. Salamat sa inyong presensya at pagsama sa amin sa lahat ng panahon, sa bawat kalagayan at sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito. Patuloy mo silang ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang sakit o karamdaman, Panginoon. Katagpuin niyo po ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Purihin ka sa gabing ito. Minsan pang hiling at dalangin namin ang kapayapaan, katahimikan, sa magdamag, samantalang nagpapahinga ang aming lupang katawan. Bantayan po kami ng mga anghel po ninyo, Panginoon. Sa inyo pong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.